Mythics, welcome back and again and again and again in the number one fact show, the Athics. So mga ka-Athics, nagbabalik na naman kami ngayon upang magbahagi sa inyo ng bagong kaalaman na siguradong tatatak sa inyong mga puso at isipan. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo na kami na alamin kung ano nga ba ito. Let's go! Ang ating word of the day is all about ethics. So what is ethics? Ethics is derived from the Greek words ethos, which means characteristic way of acting, habit, or customs. O, sa madaling salita, ang ethos ay nangangahulugan bilang katangian ng pag-uugali ng bawat tao o individual sa lugar o kapaligiran na kinabibilangan niya. Ito rin ay ang siyang nakasanayan na gawi o paniniwala ng isang individual sa lugar na kinabibilangan niya. Alam niyo rin ba na ang ethics ay mayroong Latin equivalent na ang ibig sabihin ay mos or mores, na nangangahulugan bilang moral or morality, na ang ibig sabihin ay distinction between right or wrong and bad and good na gawi o behavior ng isang tao. Kaya hindi maiiwasan na kapag sinerge mo ang ethics o naririnig mo ang salitang ethics, ay kadugtong nito ang salitang morality. Isama na rin natin dito ang tatlong Greek philosophers na nag-aral kung ano nga ba ang ethics. At ito ay sina Socrates, Plato, and Aristotle. Unahin na muna natin kung sino nga ba si Socrates. Si Socrates ay kilala bilang father of moral philosophy at ina-admire ng mga followers niya dahil sa kanyang integrity, philosophical insight, and argumentative skill na mayroon siya. Also, si Socrates lang din ang mayroong nag-serious explore kung ano nga ba ang ethics. Sunod naman nating kikilalanin ay si Aristotle, na kung saan si Aristotle ay kilala bilang mayroong great influence sa ethical thinking at mayroong three important treatises. Ito ay ang Nicomachean Ethics, na kung saan kilala to discover the life and the function of it in the human beings. Next ay ang Eudemian Ethics, na kung saan kilala bilang how to make your life worth living. And ang pangatlo ay ang Magna Moralia, ng mayroong Latin word na Great Ethics. Dagdag kaalaman, alam niyo ba na ang ethics ay pinag-aaralan din ito ang characteristic behavior ng isang tao at sinasabing pinagkalooban ng bawat tao ng reason at will, na kung saan ang bawat tao ay malayang pumili at magdesisyon ng sarili niyang gustong paniwalaan. Isama na rin dito na ang ethics is the science of morality of human acts. Kaya pag naririnig mo ang salitang ethics, kadugtong nito ang morality. Kaunting kalinawan, hindi pinag-aaralan ng ethics ang acts of man in themselves, but yung factor na makaka-apekto sa taong yun in terms of judgment and violation na ginawa niya. Ako naman tayo mga ka-ethics kung ano nga ba ang pinagkaiba ng acts of man and human acts. Ang acts of man ay kilala bilang intentionally and freely na action na ginagawa ng isang tao. Halimbawa ay ang pagbabasa, pagtakbo, pamimili at kung ano pa. Samantalang ang human acts naman ay kilala bilang instinctive, physiological, and psychological movement ng isang tao, such as ang paghinga, pag-iyak, pagkakaroon ng emosyon na masaya, at ang pagiging in love. Pahabol mga ka-ethics! Concerned with morality, morality is the quality that makes an act good or bad, correct or wrong. Also, it is concerned with the norms of human behavior. Thank you, ka-ethics! Ang i-discuss ko ngayon is the art of correct living. Ang ethics ay may tuturing na art, the art of correct living. Sapagkat ang art ay nagbibigay ng harmonious at orderly sa isang artwork. Samantalang ang ethics ay nagtuturo sa atin on how we may put order and harmony sa ating buhay. Also, ethics is a practical science. Ang aims ng ethics is to evaluate what is right and wrong in a practical judgment. It applies some of its principles with the concern of the rightness of the human conduct in order to attain a particular goal. Magiging kapaki-pakinabang lamang ethics if the truth is isinagawa bilang isang rules of conduct. Every person is expected to be decent and trustworthy.
Some philosophers say the only necessary knowledge is the ethics because ito yung nagsisilbing guidance natin on moral principle and yung turuan ng tao on how to behave with integrity towards others. Indeed, unless they are morally upright, the rich, the famous, and the powerful live daily. Emilio Jacinto said, the poor and ignorant who is God-fearing, patriotic, diligent, honest, helpful of others, self-respecting, and protective of his family is a truly great person, Ardakila. A person can be great or dakila. Taglay niya yung mga nabanggit na characters, sabi ni Emilio Jacinto. Ayon naman kay Bertrand Russell, he states that without civic morality, communities perish. Without personal morality, their survival has no value. Sinasabi niya dito na ang isang community, pag walang civic morality na pinapatupad, magkakaroon ng riot, bribery, at disintegrated. Next, ethics in the Philippines. Filipino believe that moral integrity is essential to life. Moral integrity is doing the right thing even if no one is watching. Also, they believe in a just society na nalaglalayan na masigurado na pupunta tayo sa pathway na may shared prosperity. Ang just society ay nagpo-provide ng living wages, safe working condition, and healthcare. Living standard, it means economic, na may higher salaries and low prices. We should think more of moral standard as our priority. Ikaw naman, Ka-8-6! Thank you, Ka-8-6! So, nandito pa rin tayo sa ating number one fact show, the 8-6! By the way, I'm Mallory Azel Cruz and aaralin natin ngayon ang ethics and religion. So first, ano nga ba ang ethics? Ang ethics ay isang science na nakadepende sa reason for its conclusion. Tumutukoy ito sa pagde-decide natin ng right or wrong. Habang ang religion naman ay isang system of beliefs and practices. Ito naman ay nakabase sa faith and revelation na ibinigay ni God sa ating mga tao. Madaming matututunan dito. Una, ang The Golden Rule. Ito ay nagsasabing gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. So far, ang ethics and religion ay parehong concern sa ating moral education. Ang ethics ay tinuturo ang halaga ng religion, habang ang religion naman ay isang organized church o institution na nakatutulong sa pagdevelop ng ating ethical thought. Meaning, religion and ethics complement each other. Next topic naman ay ang ethical norms and law. Ayon dito, upang makagawa ng kasalanan ang tao at masunod ang kanyang kagustuhan, pinagtatakpan nito ang kanyang thoughts and feelings. Ayon naman kay St. Paul, a man who lusts after a woman is committing adultery. Pero ano nga ba ang ethical norms? Ethical norms may be defined as standardized ways of conduct and behavior in a society, community, organization, or company. Dito, iniiwasan ang mga maling bagay at pananakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagpili sa mabuti at pagsunod sa ethical standards, rules, and legal guidelines. Ano naman ang law? Law is a system of rules created and enforced through social and governmental institutions. It has been variously described as a science and art of justice. But wait, there's more! Alam nyo ba na may mga bagay na immoral but perfectly legal? Halimbawa, ang abortion, euthanasia, at death penalty. May mga lugar na legal ito, pero matuturing ito bilang immoral act dahil pinaniniwalaan na mali ang pagpatay ng isang tao. So, lastly, dito naman tayo sa moral norms. Sinasabi dito na ang moral norms ay nangangailangan ng proper spiritual disposition towards what is lawful. So, ayun na lahat. Ikaw naman, Ka-8-6!
Thank you, K-8-6! Sunod ay ang about sa ethical approaches. May dalawa tayong types ng ethical approaches. Una ay yung atheistic approach. Pinaniniwalaan sa atheistic approach na walang nag-e-exist na God at tayong mga tao lamang ang may responsibilidad sa mundo dahil wala namang God na nag-rule sa atin. Sinasabi rin dito na tayong mga tao lamang ang nag-imbento ng konsepto ng moralidad upang maging batayan sa kung ano nga ba ang dapat ikilos ng mga tao. Dagdag pa rito, hindi permanente ang mga moral truths at maaari itong mabago depende sa sitwasyon. Pangalawa ay ang theistic approach. Ito naman ay kabaligtaran ng atheistic approach na kung saan may paniniwala sila na si God ang pinakamakapangyarihan sa lahat at si God lang din ang may karapatan na humatol sa mga tao. Ito rin ay may mga konkretong tuntunin sa moralidad at hindi ito napapalitan. Sinasabi rin dito na ang mga tao ay may responsibilidad sa mga aksyon at kilos na kanyang ginagawa at binibigyan ito ng gantimpala o parusa depende sa kanyang ginawa. Dumako naman tayo sa general ethics at special ethics. Una ay ang general ethics. Ito ay mga patakaran patungkol sa moralidad. Dito rin makikita ang mga tuntunin o rules na magsisilbing gabay upang matukoy ang kahalagahan ng moralidad sa buhay ng isang tao. Pangalawa ay ang special ethics. Ito ay ang application ng general ethics sa mga issue o problema na kinakaharap ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Dito rin nakapaloob ang sub-branches of professional ethics katulad ng medical ethics, business ethics, legal ethics, biological ethics, at environmental ethics. Welcome back again mga ka-ethics! May natutunan na naman kayo mga bagong impormasyon mula sa amin. Sana ay tumatak ito sa inyong mga puso at isipan. Ngunit, bago tayo magtapos, kami ay magbabahagi ng isang quote mula kay Pater Stewart. At ito ay ang, "Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do." So, hanggang sa muli mga ka-ethics, once again, this is the number one fact show, The Atheist!